syempre tungkol doon sa community pantry, itong si AP noon. Umepal na naman. Ha? Umepal na naman at sinasabing hindi daw sila ignorante. Ewan ko ba, feeling-feelingan talaga ng gagaling-galingan nito si AP noon. Ewan ko ba kung anong trip nito sa buhay nito, no? Naglatag na ng panuntunan ang DILG sa mga Ayan, panuntunan, ha? Regulate ko, lagi mo nakakalimutan, panuntunan. Tayo ng community pantry, kabilang sa mga bawal, mga papoging epal. Nakatutok mga si Tina Pangaliban. Epal. Pwede lang yung mga papogi. Pero yung epal, bawal yung din, ha? Pero. Tuloy ang pagre-repack sa maginhawa community pantry ng mga donasyon, kasabay ng paalala sa lahat ng mga pumipila sa iba't ibang community pantry na laging sumunod sa health and safety protocols. Hindi ko maintindihan kasi commonwealth na lang ho yan, eh, no? Commonwealth na lang ho yan. Sabihin, common sense na lang po yan na dapat to'y sumunod. Simple, hindi ko alam. Bakit ba Pilipino tigas ng ulo, no? Yung simpleng mag-face mask, mag-face shield, social distancing, wag kang dumikit doon nasa harapan mo, 'di ba? Simple. Lower Bernardo Community Pantry, ginuhitan na ng linya ang kalsada para hindi magdikit-dikit ang mga nakapila. Pero nahinto ngayong araw ang pamimigay ng libreng pagkain dahil nagkagulo raw kamakailan ang mga nakapila. Sabi ng organizer, hindi naman daw sila ignorante sa anti-COVID protocols. Minsan, mahirap lang daw makontrol ang mga tao. Hindi, yun na nga eh. Alam mo, yung dahilan na mahirap makontrol ang tao, dapat alam nyo na ho yan. Para ho ngayon lang kayo nakatira sa Pilipinas, alam nyo naman na talagang mahirap makontrol ang tao. Ibig sabihin nga nun, huwag nyo nang gawin yung community pantry na pila-pila pa, 'di ba? Ang gawin niyo unti-unti lang, oh, 10 lang, ganito-ganito lang, o kaya maki-coordinate kay sa barangay. Kung talagang sadya ninyo ay tumulong lang at hindi magpabida, huwag na ho nating papilahin, mas magandang ihatid na lang ho natin sa bahay, 'di ba? Hindi po, hindi na ignorante sa health protocol dahil lahat naman tayo nag-iingat diyan. Naglagay kami ng mga ano na maglagay ng face mask, face shield, social distancing. Pero yung mga tao siguro talagang kailangan nilang ano, hindi na nila nagagawa ang paraan na talagang madisiplina sila. Mayroon kami mga barangays din, mga tanod din dito. Tugon yan ang ilang mga community pantry organizers sa tila pasaring na ito kagabi ni Pangulong Duterte. Hindi raw tiyak ni Presidential Spokesperson Harry Roque kung mga community pantry or... Hindi ako, yung mga nagre-remind din, wala din yan eh. Kaya talaga ang pinaka-the best dyan na tulong. Ito, suggestion ko lang, iniisip ko rin naman kung paano makatulong eh. Dali na lang sa mga barabarangay o kaya di... Bigyan nyo sa ibahay-bahay nyo talaga yung tulong at community lang, di ba? Yun. Organizers ang tinutukoy ng Pangulo sa tila pasaring nito kagabi. Oo, yun ang tinutukoy ng Pangulo. Ayaw lang sabihin ni Roque, pero yun o talaga ang tinutukoy ng Pangulo, itong mga community organizer ng mga ignoramus. Pero nalungkot daw ang community pantry. Tama kayo, maglagay ng face mask. Merong ano yun? Organizer sa mga sinabi ng Pangulo. Siyempre po, nakakalungkot na ganun po yung response ng President natin. Kasi po, Bida-bida ito. Medyo naiinis na ako sa pagmumukha dito. Sorry, bida-bida lagi. Di na lang tumulong, napakarami pang sinasabi. As of now po, 879 community pantries. Kasi naman, kala mo naman, siya talagang laging inspirasyon ng community pantry. All over the Philippines. Sana po, wag natin maliitin yung mga... Asan dalete? Diyan, tutol ako sobra. Anong sinasabi mong wag sana pong maliitin? Sino nagmamaliit? Si Pangulong Duterte? Excuse me, walang sinasabi ang Pangulong Duterte ng ganun. Ang sinasabi ni Pangulong Duterte, ayusin. Ha? Bigyan ng guidelines. Wag pumapel. Wag magbida-bida. Wag maging ignorante. Wala siyang sinasabing minamaliit. Anong sinasabi mong minamaliit? Kung ako yung reporter, babarahin ko yan eh. Saan yun ako yung nagmamaliit? Wala ko sinasabi yung Pangulo na minamaliit niya. Bida-bida ka.
pagkakapwa tao ng mga organizers, donors, yung compassion nila. Wala, makinig ka na mabuti. Masyado kang nagdudunung-dunungan. Walang sinabi si Pangulong Duterte na minamaliit niya yung mga organizer, minamaliit niya yung mga tao. Walang sinasabing ganun. Ang sinasabi ni Pangulong Duterte, huwag maging ignorante. Ano ibig sabihin ng ignorante? Ayusin ninyo. Hindi yung may mangyayaring hindi maganda. Naiinit na ulo ko eh. Kasi ang goal naman ngayon is food security and focus naman po kami doon. Focus pala kayo doon eh. Bakit kung ano yung ginagawa ninyo? Bakit di nyo nalang tulungan na dami pang pabida? Announce pa kayo. Ha? Ito si AP nun talaga oh. Hindi rin po kami ignorante and alam po namin yung kalagayan ng mga pumipila. O alam nyo pala eh, bakit yung pinahihirapan pinapipila ng ilang oras? Ah, bakit? Para maraming masabing maraming nagugutom sa bansang Pilipinas? Bakit din? Kung gusto nyo talagang tumulong, puntaan nyo sa bahay, doon nyo bigay. Simple lang naman eh, alam nyo na ngang maraming nagpupunta. Common sense eh, may common sense ka ba? Yung totoo, may common sense ka, mate? Alam mo na maraming pumupunta dyan. Alam mo nang sikat-sikatan ka. Alam mo na nga maraming may interest na pumunta dyan. Papipilain mo pa. Kung community pantry, bakit di mo puntaan sa bawat bahay? O di ba sabi mo marami naman volunteer? O lakari nyo. Lahat ng bahay, puntaan ninyo, bigyan nyo. Pabuti nyo hanggang dito. Sabi ni iba, yun lang pala gusto ni Banat Bay, maabutan siya ng community pantry. Excuse me. Kangkong lang sapat na. Tsaka kape, ayos na. Hindi, yun naman talaga ang ano eh. Halatang paandar to masyado tong si community pantry ni si AP nun. Eh, nakakausap po namin sila. So, sana po bigyan po ng pansin yung mga tao and even yung organizers. Pwede naman po magtulungan yung gobyerno and community pantry. Oo, oh, yan ang problema eh. Baliktarin mo pa ngayon. Parang ang dating, hindi pa nakikipagtulungan ng gobyerno. Excuse me, te, kayo ang hindi nakikipagtulungan sa gobyerno. Dapat dumalapit kayo sa barangay at sabihin nyo doon sa barangay, oy, tulungan nyo kami, mag-ano tayo, mag-house to house tayo. Hindi yung parang ang dating kayo pa ang gustong habulin at makipag-coordinate pa. Ano to? Oy, mga kapitan dyan, makipag-coordinate daw kay AP nun. Ha? Makipag-coordinate kayo. Pa-importante na si ate. Ako tinatanong ko lang naman, hindi ko inuusgan si ate. Tinatanong ko lang, ate, ano to? Gusto mo ang gobyerno pa makipagtulungan sa inyo? Bakit hindi kayong lumapit? And sa huli-huli po, hindi po kami yung ignorante. Oy, sino ignorante? Hindi po kami yung ignorante. Sino po ignorante, te? Kayo naman yung nagpapapila-pila na mahaba dyan, kaya nga hindi na nasusunod ang social distancing. Wala ng peace mask, wala ng peace shield. Ni naman ng DILG na hindi kailangan ng permit para sa mga community pantry, kundi koordinasyon lang sa LGU. Bawal singilin ang kahit ano ang mga organizer. Ito na lang eh. Kung kayo organizer na matino, ha? Sasabihin nyo sa kanila, hindi namin kayo bibigyan kung hindi nakaayos ang peace shield nyo. Ha? Pag hindi nakababa yung peace shield nyo, hindi namin kayo bibigyan. O, tingnan ko na lang kung hindi magbaba ng peace shield yung mga yan. Oh. Sir, bawal din ang alak at sigarilyo at mga illegal na bagay at ipasasara. Paputok pwede? Labintador pwede? Ay, di ko alam. Ang community pantry kapag may naging paglabag. Kailangan ay merong standards na sinusunod. Sino man ang organizer, sino man ang mayroong nag-inisyatibo, dapat ma-ensure ang safety ng lahat. Oh, ah? Both ang organizer, ang beneficiaries, at pati na rin ang mga nagpapatupad ng ating mga batas. Paalala rin ng DILG, bawal ang EPAL sa mga community pantry. Hindi po natin papayagan na magkakaroon ng EPAL o tinatawag nating maglalagay na anumang signage, billboards, posters, bearing pictures. Alam mo ngayon ko lang narinig yun, kanina ako narinig yun, nung nireview ko, daring pictures. Hindi pala pwede maglagay ang community pantry ang Mocha Girls doon? Baka sitahin? Sabi niya, bakit ganyan nasuot ng mga picture-picture ng Mocha Girls? Bawal ang community pantry? Initial o images ng mga
tao na nagsasagawa ng community pantry, no? Lalo na po ang mga politicians na gustong pumapil dito sa community pantry. Tina Panganiban Perez, Nakatuto, 24 oras. Ayan, palakpakan si Secretary Anyo. Ay, siya ho, ay healthy na po. So malinaw ho yan, ang sinasabi lang naman ng gobyerno, eh sundin nyo yung ano, sundin nyo yung guidelines, huwag kayong epal-epal, huwag kayong pabida, huwag kayong pa-picture-picture. Actually sa totoo lang ha, dapat ipagbawal na rin yung mga artista na pa-display-display doon. Siyempre hindi mo maiiwasan, yung iba hindi naman sila pupunta dahil lang sa paghingi ng mga kamukamote, di ba? O mga baboy-baboy, hindi naman sila pupunta dahil doon. Dapat to talaga pagbawal pati yung mga artista. Pwede silang pumunta doon, ha? Pwede silang mag-community pantry pero naka-cover yung mukha nila. Para wala nang picture-picture, wala na yung, ay, nakita ko si ano, si ganito, o di ba? Kasi kung bawal ang mukha ng mga politiko, bawal din dapat ang artista doon. Diba? Yun lang naman ang sa akin. Ito kasi nga minsan kasi yung mga artista din eh, talagang pag wala na talagang show, bida-bida na eh. Alam mo yung wala na tayong show, kailangan natin maging relevant kasi nasasabawan na tayo ni Ivana. Kasi si Ivana pag naglabas ng vlog, wala pang isang oras eh umaabot na ata ng 100,000. Tapos wala pang isang araw, milyon-milyon na. Dapat gumawa tayo ng gimmick natin, sabi ng mga artista. Gumawa tayo ng gimmick natin para makamta natin yung ganyang klaseng popularity. Diba? So, bida-bida sila ngayon. Oh. Ay, nako. Sabi ko nga eh. Oy, Madam Maynang, sabihan mo ako pagka ano ha, mga moderator, pagka may nagkaligtaan tayong commercial ha, nakakaya naman sa kababayan nating Baba Commercial.